bago nila ako inilipat dito. Ang mga Indian na ito, sa kabila ng kanilang katamaran, sinabihan na ako'y umalis. Kilala ko ang lahat ng mga tao sa bayang Elyn at kilala nila ako. Mga senyora, senyorita, magalang ko'y pinakilala ang ating paunahing pandangan, si Don Isosome Ibarra, nakababalik lamang mula sa kanyang pag-aaral sa Europa. Kasaganaan o kahirapan ng isang tao ay nakasalalay sa direktang proportion sa mga kalayaan nito. Kaalansaban nito ang pagsakripisyo ng mga yuno. Ganun ba? Yan ang bayang natutunan? Huwag sayang ang perang ginugaw mo para malaman mga bagay na yan na walang kabuluhan. Ang mga Indian dito, kahit tamad, marunong magtayo ng bahay. At iyon ang mas mahalaga kaya sa inyong natutunan. Pamanhin, kailangan ko nang umalis ng maaga. Isang inom pa mga Ginoo. Ibarra! Ibarra! Mangyari ang manatili ka ba ng sandali? At parating ang samaray ka. Pamanhin po Ginoo, pero kailangan ko nang pamumanis. Pasyalan ko lang po siya bukas. Alam mo po, Ginoo. Ama, nasaan po siya? Pamanhin, subay kakaayos lang niya. Nakita mo nangyari sa halip eh, kaya gumawa ko na kanina pa, nagtumpik-tumpik ka pa. Ginoo! Ginoo! Kilala ko ang iyong ama. Nabatid ko po siya pumanaw na. Paano po siya namatay? Namatay siya sa bilangguan. Bilangguan? Kilala ko ang aking ama. Hindi siya mamamatay tao. Oo, alam ko. Isang collector ng buwis ay namatay sa isang aksidente. Subalit ang iyong ama ay pinagpintangan. At dahil dito, siya ay kinulong. Kagagawan ba ito ng padamdamos ang iyon? Ang pag-aresto sa iyong ama? Hindi. Hindi nyo yung gagawin kahit siyang nag-akusa sa iyong ama. Pa, Maria, sige na. Paano kita makakalimutan? Maraming pagkakataon kung nasa narinig ko ang pagtugtog ng iyong piano. Halos makita ko ng iyong mukha sa ulap. Narinig ko ang iyong boses sa pag-ihip ng mga dahon. Iyan ba ang lihang na sinulat ko bago ako umalis? May sinulat yun ito sa akin. Ang kalimutin mo. Maaari ko kong malaman ang liha mo dito. Nako, hindi ko nababasa yung mga sumusunod na lita niya. Dahil pawang kasungali yung liha mo dito. Hindi pinakinggan ng aking ama ang aking pakiusap na huwag ng mag-ibang bansa.
Malaki ka na ngayon. Sabi niya. Kung habang buhay ka sa ilalim ng aking pangangalaga, hindi ka matututong magagat ng git pa. Ang mga pintuan ng iyong kinabukasan ay nagbukas na. Ang sa akin ay sadyang magsara na. Ang iyong pag-ibig ay isinilang, ang aking pag-ibig ay namamatay. Ngunit ikaw ay umiiyak at hindi mo maiisip kung paano magsakripisyo para sa isang kapakipakinabang na bukas, para sa iyo at sa iyong bansa. Ibarra, ano ang nangyayari sa'yo? Dahil sa'yo, Maria Clara, nakalimutan ko ng aking mga tungkulin. Kailangan ko nang umalis sapagkat bukas ay araw ng mga patay. Paalam na. Hindi ko masubaybayan silang lahat. Pero, kumuha ka lamang ng bunton na doon. Doon? Huwag ka nang mabala. Ibaon mo na din ang sarili. Ibawa ba yun? Oo nga si Ibarra. Nasaan ang libingan namin ni Ken? Ang Cruz, sinunod na namin. Sinunog? Ba't niya sinunog dito? Sabi daw ang kura. Sinong kura? Ang kura nananakit sa amin. Ganun ba? Yung puntod, saan po matatagpuan? Wala dito ang puntod. Oo, sigurado ako. Naglibingan ako ng isang babae doon. Halos isang linggo na nakaraan, halos isang buwan na nakalipas, ay sinabi ng aming kuro na ipahin ito at ilipat sa pagkaya ng mga tsino. Malakas ang puhos ng ulan mula sa araw na yon. Huwag kang magagalit, subalit itinapon ko ang katawan sa iyo. Ikaw! Anong ginawa mo sa aking ama? Uy, teka lang! Wala akong kinalaman dito! Sigurado ako, si Padre Damaso ang tinutukoy mo. Ito, kumasabi kayo na gabi na ako makapagod. Sige, walang problema. Kasabihin ko sa kanya mamaya. Ingat kayo sa pag-akyat. Magkano rin sa akin mo, kuya? 2 piso. 3 beses na ako namulta. Bayaran mo na lang, kuya, para tigilan nila ang pagbibilang sa atin sa pagdalakaw. Crispy, huwag kang magalit, kuya. Sinabi ng kuya na bubugin niya ako hanggang mamatay kapag hindi ko ibalik ang pera. Kung nilakaw ko ito, ibalik ko ito. Pagmumuta ka naman, Besidio. Mali ang pagtugtog mo ng kampana. At ikaw, Crispy, dito ka mananatili hanggang sa maibalik mo ang perang ninakaw mo. Ngunit ang aming ina ay naghihintay sa amin ng ikalo ng gabi. Ikaw, alo, manatili ka rito hanggang ika-10. Pero Ginoo, sa aming bayan ay kailangan na sa loob ng mga bahay sa ganap ng ika-9 ng gabi. Hindi maaari na ako ay mabuli ng isang... Sino ka parang magsalita? Sa akin naman yan! No. Akala ko yung loy ko. Dami mong iniisip. Ano? Kailangan ko ng pagkain. Aalis na ako.
Ngunit tandaan na kailangan mong mag-ipon ng anumang pera na iuwi ng mga bata. Kispin? Tapos ko rin ang puno sa kristal si Crispy. Sinabi niya, hindi ako makaalis hanggang alas 10. Kaya tumakas ako. Hinabal ako ng gwardiya, civil, at halos sumama sa ulo ang isang bala. Diyos ko! Diyos ko, anak ko! Ba't naiwan si Crispy sa kumbento? Pinabigtan nila siya, nagnakaw, ang isang bagay na hindi niya ginawa. Talaga hindi niya ginawa. Oo, akong anak. May nanatawa dahil mahirap lang tayo. Kumain ka na ba? Hindi pa? May natira pang pagkain dito? Hindi na po. Sige, matulog na lang tayo, anak. Ito na po ang kaya ng ama. Salamat po, Ginoo. Huwag mo banggitin, malaki ang utang na loob ko sa iyong ama. Sinabi mo na, tinulungan niya ang inyong mga pag-aaral sa paaralan. Paano na siya naman? Karamihan sa kanila ay nabiliyan ang pumasok. Meron akong dalawang pag-aaral na hindi dati na naka-enroll. Dalawang po ito lamang ang pumapasok sa araw. Bakit ganun? Huwag mong isipin na nag-usisa lang ako. Naniniwala ako ang pagtupad sa ambisyon ng aking ama ay higit na nakakahalaga kaysa sa paghihigabi sa kanyang kamatay. Gusto kitang tulungan. Kailangan mo na natin ang paraan. Kapagkalukuyan, nakaklase ako sa tabi ng pata ng pura. Lahat ng iyong mga kahit ko ay narinig. Nais kong turuan ang mga bata ng Espanyol, ngunit sinabi sa akin ang tura na ipasulo ko muna ang aklat ng misteryo ng katasismo letra for letra, kahit na hindi nila ito maiintindihan. Lagi kong pinagbabawalan ang sarili ko na huwag bugbugin ang mga estudyante, pero pinipirit nila ito. Nakita ko ang mga mukha nila. Ito ay puno ng kahiyaan at nadurog ang aking puso. Sabihin mo sa akin, ikaw bang ina ng mga magnanakaw? Ibalik mo na lang sa amin ang ninakaw na pera. Wala po. Kahit hanapin niyo po sa aming bahay, wala po kayong mahanap na kahit isang salapi. Huwag po! Hindi po magnanakaw! Hindi po kami magnanakaw! Hindi po kami magnanakaw! Itong ina ng mga batang magnanakaw na nagnapa sa simbahan. Pa, sabi mo sa kura paroko, kung gusto niyang maibalik ang kanyang pera, magdasal siya kay Santo Antonio. Ang mga akusasyong ito ay mga bagay na isang maramot na prayle ay katulad niya. Pakawalan mo siya! Anak ko? Kristin! Nandito
ko si nanay. Hindi na nag-away sa'yo. Please. Nakagawa na akong ng mga plano para lupas naman. Sasama ko nga kang mga kaibigan. At isasama ko si Albino. Paaari mo bang... Paaari mo bang huwag isama si Father Salvin? Ako nahihirita sa kanya. Sa palagay ko, hindi imposible yan. Dahil sa mga kagulian sa ating bayan, kailangan natin siyang imbitahan. Pero siguro, maaari natin gawin madaling araw ang ating pamamangka na posible niyang tanggihan dahil mayroon siyang obligasyon sa simbahan sa ganang mga Diyos. Magandang umaga na sa inyo, mga baby. Magandang umaga din po sa inyo, pare. Magandang umaga din po. Kumusta na kayo? Alam na, mga binibin. Magandang umaga. Magandang umaga, Padre Salvi. Maray ka ba namin maimbitahan bukas ng umaga? Saan? Sa Midabing Ilaw. Sa kasamaang palad, sa tingin ko ay hindi muna ako makakadalo dahil may misa. Pero ipinapangako ko sa iyo na pupuntahan ko kayo pag natapos na ako. Utang ko sa'yo ay buhay ko. Tuna. Wow, bango. Mukhang masarap yan ah. Paninong Diyos, kami po ay nagdarasal at magpapasalamat sa biyayang ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa lahat. Amen.
pasensya na at ako ay nang... Kuya! Justin! Anong ginagawa mo dito? Halos isang araw na, hindi pa din umuwi ang mga bata. Ito ang nanay ng dalawang sakristan, di ba? Iniutos mo ang arestuhin siya at magmarsya ng buong bayan. Pinagbintangan ang kanyang mga anak na magnakaw sa simbahan. Aalis na ako. Ah, Maria. Pumili ka ng isa. Pula, itim, dilaw, o asul. Pula, simbolo ng pag-ibig. P-U-L-A. Pili ka ng isang numero. Isang numero? Pinipili ko yung isa. Isa. Pumili ka pa ng isa. Pinipili ko ang dalawa. Kayo ng iyong kasintahan ay magkakaroon ng isang magandang kinabukas. Maria! Oh naman! Ba alam na kasalanan ang maniwala sa mga bagay na iyon? Pero padre, mas malaking kasalanan ang ginawa mo. Pag nanakaw at pagbibintang sa mga ibang tao, malaking kasalanan yan sa Diyos at sa mga tao. Walang gagalaw! Iminungo kayo kung ibigay mo ang kriminal na si Elias o babalik natin. Elias? Kung iyong tagabangka, oo, isa siyang kriminal. Sa tingin ko, ay nagkakamali ka. Sa tingin ko, ay hindi. Hanapin ang bangka! Ngayon na! Bigyan mo ako ng iyong mga mungkahi. Anong maaari kong gawin upang matiyak na matayo ang paaralan? Alam ko, tumulang ka sa aking paggabay sa aking ama. Ang una kong payo ay huwag mo ako hingan ng payo kailanman. Maliban na kung gusto mong maging baliw tulad ko. Ang aking pangalawang payo ay magtanong ka sa mga pinuno ng payo. Ang kura, alkalde, at gobernador. Iyuko mo ang iyong ulo o mawawala ito. Ituloy niyo lang yung pag-uusap. Binanggit ni Ginoong Resostang ang mga tao tumutulong sa kanyang pagtatayo ng kanyang eskwela. Ito ang kanyang arkitekto. Mag-isa nga lang ako sa pagkuwit ng simbahan. Kung ako'y tatanungin, ang mga tao humihingi pa ng tulong ng arkitekto ay tunay nga namang nakakatawa. Ito ay naglalahad lamang ng kamangmangan ng isang ito. Ngunit ang gusaling ginawa ni Ginong Ibarra ay nailangan ng mga eksperto. Aha, eksperto? Ang tayong binubuo ng isang eskwelahan ay apat na pader at bubong lamang ang nakakabit dito. Maganda naman na pinurusahan ng ahas ng batang ito. Ang mga indyo katulad mo ay hindi karapat dapat magkaroon ng mga magulang at mabuhay. Ikaw ang pari na talagang kinamumunyan ko. Nakakaya at walang galang pa. Isa kang demonyo! Dapat ikaw na lang namatay! Para! Tama na! Krisosto mo! Bitawin mo yan! Maawot na naman! Mangyari gawin mo ito para sa akin! Sana ay mas maging mind-out si Ibarra. Naiwasan sana ang kaganapang iyon. Nang makakapigil kay Ibarra, ang batang iyon ay walang dahilan upang matakot. Kung hindi napigilan ni Maria ang kanyang aksyon, malamang itinuloy niya ang pagitil sa buhay ng pari. Wala na tayong magagawa. Laging tama ang mga pari. Sa aking palagay, ang lahat ito ay nangyayari dahil sa hindi pagkakaisa ng mga tao. Tayo ay natatakot na mawalan ng biyaya.
Alam mo na pipiliin ko si Chrysostomo. Dahil sa isang karangalan, ang magkaroon ng isang anak na lalaki na kayang ipaglaban at protektahan ang sagradong alaala ng kanyang ama. Maria, hindi ka may kalahong mo ito. Ito ang pinakamabuti para sa iyo. Pero ama! Tata na, ayaw ko na marinig ng nalingmat sa mga sasabihin mo. Sige na, paalam at pupunta ako sa isang kumbento. Sibila na huwag nang papasukin si Chrysostomo sa ating tahanan sapagkat siya ay na. Hindi ko na rin babayaran ang 50,000 na utang sa kanya. Ha? Paano nakamali ni Chrysostomo? May kamag-anak si Padre Damaso. Nakakatagal siyang dumating. Ano ang itong katarantaduhan, Tiago? Hindi lang parang tambaro na pwede magpagpalitan na magkasintahan. Maria, may ganda man naman ngayon. Maria, ang aking pagkatiwala ay nalis na sa... Pamanin po sa aking paggambala sa inyo. Bakit kay ganoon ang mukha ni Bara? Oo man din, Maria. Pero hindi ka rin alam ang dahilan kung bakit. Aba, patok mo pala ang paralan. Ibis naman ang panahon. Elias! Hindi ko inakala na makikita kita ngayon. Hindi ko rin inakala eh. Kamusta ka naman? Mabuti naman. May mga mahalagang bagay na dapat tayong pag-usapan. Magkita tayo sa gilid ng lawa. Makakaasa ka, Elias. Pagmanhin po ulit sa pag-abara sa iyo, Chrysostomo. Mukhang may mahalaga kang ibabatita. Ano yun? Tungkol ito kay Kapitan Pablo, siya'y humihingi ng sumakaamang pagtangkilik sa pamahalan. Ngunit, ito'y madudulot sa pagkakaloob ng kauting karangalan sa sangkatauhan, ang kapanatagan ng mga tao, at ang mga kapangyarihan nila na posibleng maging katapusan ng paglabag ng karapatang pantao. Tama ka. Walang magandang pagbabago ang maidududo sa hiling ng iyong ama. Pero pasensya na. Subalit, wala talaga akong magawa. Ang pagkakaroon ng kasiraan sa isang korporasyon ay mahantong sa mga masamang bagay. Uppers! Seryosong usapan ito. May isang babaeng nag-umpisa sa akin na sasalakayin ang kwartel at kumbento. At kung ganun, sinaunahin ko. Hintay muna. Kumilahon ka lang, Alvarez. Ang hiling ko lang sa iyo ay maghanda. Ikaw at ang mga guardia civil. Mag-ingat kayo. Pag-iusap lang. Ibarra! Ibarra? Ibarra, nasa panganib ang iyong buhay. Nabatid ko ikaw ay mapahamak dahil may isang sabwatan na ipinaparatan sa iyo. Magkaroon ng malaking pag-aala sa mamayang gabi. Maari mangyari na itong anuman sandali. Pag-uusap ko, Ibarra. Tumakas na kayo. Ngunit, ang tanong ay, saan ang pupunta? May maghihintay pa naman sa akin. Tumakas ka ng malayo dito. Upang hindi ka bibintangan na ikaw ay isang taksil. Pero una, sundin mo lahat ang mga kasulatan tungkol sa iyo. Ngunit, paano si Maria? Huwag mo isipan ng mga bagay na iyan at tulungan mo ako magligpit. Kilala mo ba si Don Pedro Ibarra Mendia?
Oo, tulong ko sa tuhod. Pagkatanong, at paano mo siya kilala? Don Pedro ay Baramendia, ang dahilan ng kasabihan ng iyong pamilya. Sabi, umupata po kayo. Pag-usap, ihanda mo ang aking pinapangunis ng pabayan. Sige po. At magpahinga ka naman. Pangalan ng hagin ng Espanya, hinihiling namin na buksan mo ang pinto. Hinuhuli ka namin sa ngalan ng hagin ng Espanya. At baan mong gagawin yun? Maaari kang magtanong nang makarating na tayo sa kwartel. Sus Mario, sir. Nakakatakot naman yun. Akala ko siya mabait na binata. Ngunit ibibirong ko na pala. Narinig niyo na ba? Ano nga sabi tungkol kay Ibarra? Sus po ka nanalis amin si Maria. Tulad-tulad ako kay pagtipan nito kay Linares. Oo, mabatid ko. Si Kapatan Chago ay nakipagsabatan si Bill upang pigilan ang pagkikita ng magkasintahan. Alam mo namang may magandang layunin ang magtatrabaho sa ilalim ng gobyerno. May kakayahin kang pumasok at lumabas sa palasyo ng Kapitan General. Si Kapitan General, anong sinabi niya tungkol sa kalagayan ni Crisostomo? Ang aking pinsan ko dito ay nagbungkahin na si Ibarra ay dapat bitayin. Hindi ko. Ah, pinsan? Huwag mo itong ilihim sa iba pa sa amin. Ikaw ang tagabayan ng kapitan at... Ah, Maria! Iha! Buti nandito ka. Nandito kami para dalawin kita. Itutuloy pa ba natin ang dating usapan? Walang galang po, pero mauwi na po ako. Kapitan Tiago, ito talaga ba ang kasal ni Maria at Linares? Magkakaroon tayo ng pagtitibon. Magandang balita yan. O sige, aalis na muna kami. Sige, salamat sa pagdalo sa amin. May kaibigan ako sa Mandaluyong. Pwede kang manatili doon. Doon ipapadala ang salapi. At maaari mo bang gamitin ito sa ibang bansa? Anong iyong tinuran? May mga kaibigan ka sa Espanya, hindi ba? Hindi kang masasaya dito kapag nandito ka pa sa Pilipinas. Ibarra. Eddie, sumama ka lang sa akin. Gusto ko mamatay dito
At kahit saan pa, hindi ako magiging masaya. Bakit mo ako pinapaalis? Kung gusto mo magdusa sa hirap, darating ang araw na isusuka mo ang sarili mong bayan. Ibang dayo, ika'y magtatagumpay. Wala akong isip kundi ang kapakanan ng mga tao. Kaya hindi totoo ang sinasabi mo. Maaring hindi mo ako naunawaan ngayon, ngunit sa pagkakaroon, paranasan mo ang hirap. Marahil ay maunawaan mo na. Ayawan mo ang sarili mong bayan. Hindi ka nakinig, kaya ngayon ay ituturing kang isang kaaway. Anong dahilan mo, Elias? Ako ay isang tao kayang umangkop sa anumang bagay. Ako ay isang tao ang katanggol sa filibusteryo. Sa loob ng humigit kumulang 300 taon, kami ay pinagpala nila, pati na rin ang pagiging sunod-sunuran sa lahat ng kailangan, mga pang-iinsulto. Kung sakaling mawalan tayo ng pag-asa, wala tayong magagawa. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang ating mga karapatan at lakas. Mukhang natuklasan nila ang iyong pagtakas. Ivana! Maria? Natatakot na ako sa'yo. May sakit ka na naman ba? Ang iyong kutis ay magputla. Nagulat ka ba sa akin pagdating? Nandito lang ako bilang saksi sa iyong pasado. Ma, kung talagang mahal mo ako, tulungan mo ako. Nung nabubuhay pa siya, nagkaroon ng pag-asa buhay. Ngayon wala na siya, Ama. Wala na ako ng pag-asa at pag-asa mabuhay. Sa akin na lamang natiisin ang buhay ni ito mag-isa. Ama, bakit? Pero anak, hindi naman masamang nilalang si Linares. Noong nabubuhay pa si Crisostomo, kaya ko magpakasal kahit sino man. Nais ng aking ama na magpakasal sa makapangyarihan. Ngunit ngayon wala na siya. Wala nang sino man ang makakatawag sa akin bilang kabiyak. Ang huli, ang tanging pagpipilian ko ay ang kumbento o sementeryo. Mahal kong anak, di ko naman sinasadya na magdulot sa iyo naman sa labing buhay. Nice lamang kitang bigyan ng magandang kinabukasan sapagkat mahal kita. Ama, kung tunay mo akong mahal, hindi mo hahayaan na ako'y malimbay. Si Crisostomo ay yung mga kuno. At nais ko na lamang ay maging madre o lumisan ka. Madre? Madre? Gusto mo maging madre? Maria, anak, hindi mo alam ang tinatago ng mga kumbento. Maria, anak, ako'y matanda na. Hindi ko na maibibigay ang kaligayaan na pinagdambod ko sa iyo dati. Pwede mo naman mahalin kahit konti si Linares. Huwag lang sa kumbento. Nakapag-desisyon na ako. Sa kumbento o kamatayan. Tapos! Diyos ko. Narito ka para okay para sa akin. Hindi ko nais na mamatay ka. Kaya gawin mo na lahat ng gusto mo at maging isang madre. Nay, nay.
dito na rin tayo. Matagal na ako nangungulila sa inyo. Huwag kang mag-alala, anak. Uuwi na. Inay! Inay! Ang utang ko sa'yo ay buhay ko. Ibarra! Sino po kayo? Huwag mo po ako saktan. Pakiusap po. Ang mag-alala iyo. Ikaw ay sasaktan. Ako ay mahina na. At malapit na rin maubos ang aking buhay. Ang huli kong hiling ko sa'yo ay isunod mo ang aming bangkay. Pero! Huwag kang mag-alala. Oh! Ikaw gamitin mo. Gamitin mo iyan nang mabuti. Mag-aral ka rin nang mabuti. Pakiusap. Mag-ingat ka lagi, iho. Mahal kong anak.